Jablong kamu ang kirit-kirit. Jablong kirit-kirit talaga. Jablong kirit-kirit. Mga magsasaka inagawa ng lupa. Gamit ang Luwinggo, Luwinggo Sorbying. Huwag ninyong itanggi yan. Gwardiya mismo ng lab ang nagsabi, mga tao sila ni GCA. Yan ha. Ito po ang atin pong abangan. Maya-maya konti ha. Sabi naman, sabi dito, nako, lalong dadami ang kalaban mo. Hiyaan nyo na. Kung dadami ang kalaban, nagugwapuhan naman yan sila sa akin. At awan ko salamat sa 1,761 views. Ha? Pinamumukha ko lang ba yan kay Eljin ba? Kasi si Eljin kanina, nanggagalaiti kanina, grabe, habang banat siya ng banat sa akin. Yan, bakit ginagawa yung Santo si Hubert? Naku, Eljin, huwag kang haharap sa akin ng ganun ha. Ang patalaga, grabe nga mo kanina. Baka matusok ko yung ngala-ngala mo. Eljin! Matagay mo gagawin daw Santo si Hubert? Ito lang masabi ko sa iyo, Eljin. Kapag naipanalo ko ang kaso ni Hubert, bugok kayong lahat. Mas mabuti pa yung itlog na Pinoy, yung bugok, kaysa inyo. Iginidiin ninyo kagad ang tao. Sino pa kasing gagong maniniwala eh? Kung gagawa lang kayo ng kabulastugan, huwag ninyo kasing gamitan ng kabulaan ng ano, grabing kasinungalingan. Kung magplanted lang sana kayo ng kalansay, dapat may laman. Ibig planted din yung kalansay, nilulumot na. Tapos bigla ninyong sasabihin ngayon, ginagawang santo. Sa totoo lang, ang biktima dito ngayon, si Hubert Dasmariñas. Tanggap na ng Galieno eh. Ang sarap na ng takbo-takbo nila doon sa ano. Bahala sila dyan kung ano man yung mga biyayang dumating sa kanila. Pag na-reopen ang kaso, maniwala kayo. Pero ito lang i-advance ko sa inyo. Nandito pa kami, kumbaga defensive kami ngayon eh. Kayo yung offensive. Kayo yung opensiba, defensiba kami. Ipaglalaban namin na si Hubert hindi pumatay kay Jubilin. Hindi naman kasi patay. Anong papatay namin? Kapag na-reopen ang kasong yan, tandaan mo, Eljin, kahit sinong mga pulis na kaibigan mo, interviewin ko yan. Hihimay-himayin ko yan. Maniwala ka. Pati yung mga pinagkukuna ng tiket, hihimay-himayin ko yan. Kaso lang, close. Nag-close, sinarado, kinandado pa. Grabe ba? Pati... Kaya ngayon, ang aming gagawin ngayon, kay Hubert muna. Kailangan mapa-absuelto namin sa si Hubert. Kung papayag na sila para doon sa reopen, maniwala ka ba? Mga, aywan ko lang kung hindi papawisan yung bitlog niyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi kami katulad ng ilan na nakapokus lang kung ano nakita sa harapan, yun lang. Kami hinihimay-himay namin yan. Tapos kanina, galaiti ka pa, ako pa huwag ka kasi huwag kang maggalaiti kapag nasa harapan ko ng ganun. Matuso ko man talaga yung ngala-ngala mo. Jablo ka mo. Kaya tuloy, yung ibang vlogger nga, nagagalit na sa akin, bakit hindi kayo lumapit kay Hagidon? E di kung lamang lumapit tayo kay Hagidon, di wala na. Si Duwindig Itim, nagnangawa na naman. Bigwas! Kaya, mga kabigwas, hindi ko sinasanto, sabi niyo, kinakampihan ko raw ang kriminal.
Sa totoo lang, masama ang loob ni Liubert. Kaya ayaw na niyang makipag-usap kahit kanino, kahit sa Tulfo. Ayaw na niya makipag-usap. Sa totoo lang, nung nilabas namin yan sa kulungan, ay hawak nga nila kagad yan eh. Hindi nga ako nakapag-interview dyan. Oh. Eh ngayon, nilaglag na. Eh parang, ang hindi ko ba magugustuhan yung thumbs up-an doon sa NBI ba? Yun ang hindi ko nagustuhan. Kakabahan na naman kayo. Yung thumbs up-an doon, at ganun ba? Okay na ba? Hmm. Di ba? Yan ang ayaw ko eh. Hmm. Kinakabahan na sila ngayon. Ibig sabihin may nakakita pala noon? Oo! May nanginginig pa eh. Sabi yung... Yo, ganun, di ba? Oo. Oh. Yun ang sinasabi natin. Gusto lang natin gumawa ng accomplish, eh, isakripisyo mo yung isang taong walang alam. Hindi naman ganun. Kaya tinututukan ko ito. Alam ko namang nagkakandalaitin na kayo, magkakandaihihi na kayo ngayon eh. Dahil alam ninyo na ang carbon dating ay hindi kayang dayain. Kaya yan, walang tulong na natanggap si Liubert. Kaya kami nag-fundraising. Ngayon gusto pa ninyo ngayong, gusto pa ninyo kaming, ginawa pa ninyo kami ng issue. Kaysa na ano, transparent ako, Elgin. Tingnan mo, kunting-kunti na lang, baka sunod linggo ipahinto ko na yung tulong para kay Liubert. Kunting-kunti na lang, mabuo na yan. Ibubukod na namin yan para sa katarungan yan kay Liubert. Hindi yan para pang sariling kapakanan. Hindi katulad yan ng lingap. P-in, P-out. P-in, buhay. P-out, patay. At hindi kami sanay sa ganun. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ako ka-transparent. Sanay akong magdildil. Kaya nga nilalait ninyo ako. Pati nga Amerikana ko, pinakikialaman ninyo. Ay, pakialam ninyo. Eh, galing ukay-ukay ito. 50 pesos lang to, gag. Pero, amuyin mo, mabango to. Kasi lagi ito naka-perfume. Magbabasa muna tayo bago tayo lalaot. Kasi umiinit na yung aking bunbunan eh. Sige, ito. Ay, salamat sa nagbigay ng mga stars ha. Maraming salamat po sa inyo. Chan Gariho Hipunya. Grabing banat ni Elgin. Oh, sabi niya, nasaan na yun? Nawala. Ha? Ayun. Palabas ng video, may interview pa pero para sa akin, ano pa ang pinuputok ng butsi ni Elgin? Eh nga tapos na pinapalaki lang niya. Problema, dinagdagan pa ang mga istorya na walang kwenta. Tingnan mo. Sa totoo lang, yan ang trabaho ng bandera dito. Paabuti nila ng ano, re-recycle yan eh. Uulit-ulitin nila yan. Ulit-ulit. Abuti nila lang isang buwan. Sa Manila kasi, kaming mga nasyonal, kapag kami ay umaabot ng isang linggo doon sa kapupokos doon kung sino-sino yung binabakbakan, ibig sabihin nun, nag-antay ng ariglo. Sa amin yun ha. Hindi ko sinabing siya. Eh sa kanya umaabot na isang buwan. Hindi ko rin sinasabing hindi pa rin umariglo. Ganun kami. Kaya yung aming issue, papalit-palit. Ganun kami. Pero kung ang tawag na lang doon, kapag naulit siya, paluap. Pero kung sabihin mong tututukan mo, ano say-say natin ngayon? Maglabasan tayo ng ebidensya, ay close case na. Ngayon sasabihin ninyo, eh bakit kinakanlong ninyo si Liubert? Bakit ninyo tinatago? Hindi po nagtatago si Liubert. Nandoon po sa farm ni Angie, naglilinis ng kanyang mga damuhan. Ang ganda na ngayon, nagtatabas ng, tawagin sa Bisaya, bugang, nagtatabas ng mga talahib. Nandoon nga ako kahapon, dinalaw ko pa kahapon. Nagdala pa nga ako ng puto kutsinta para mapakain lang si Liubert.
Tapos sasabihin ninyo, nagtatago. Unggoy. Tatago. Nandoon. Ay, nung gagawin ni Liubert, magdi-display dyan. Ay, nandiyan naman kayo. Bintang kayo ng bintang. Wala na tayong magawa. Close case na ayon sa Galino. Kaya ang hinahanap namin hustisya na mapa-absolto si Liubert, patunayan na hindi siya ang gumawa at hindi siya ang pumatay sa buhay na Jubilin. Patayin niyo yung buhay. Tapos biglang papasok si Louis. Ididimanda ko! Eh, pati ikaw naman, di ba? Pati ikaw naman. Didimanda! Libel! Ginoo ko. May hustisya pa kaya? Sabagay, alam ko may hustisya pa. Nakayo na humihigop ng magic sarap. Pagkatapos, kasuhan yung nagbisto. Eh, panahon ni... Sa panahon ni Duterte, sabi ni Duterte, makakita lang kayo ng isang humihigop ng magic sarap. Pinutol ang aming internet buang. No. Binwas. Salamat sa 2,559 na nanonood. Ngayon sasabihin nyo ngayon, si Duterte noon kasi maghanap lang kayo, mayroon lang kayo makikita na naghihigop ng shabu. Sabi niya, may award kayo, may reward kayo. Oh, bakit nga? Sa bagay, sabi ni Duterte noon talaga, oh. Patakin na kayo, papatay mo ko. Baka sa media, sinong gusto magparehab na? Si Louis. Na lang kayo. Nandito po. Tago. Galit pa si Louis. Si LJ. Sino? Andyan! Oh, andyan! Pangulong Duterte, ididibanda daw ako dahil nilabas ko, nahihiya sila. Baka sa media, sinong gusto magparehab na? Andito nga po, ayaw magparehab. Tago ba kayo, terrorist? Oo. Oh. Sino? Nandito, si Louie. Kukonsintihin ni Elgin Damasco. Tutang ko na kayo, papatayin ko ko. Nako, Ginoo ko, ano ba nangyayari sa inyo? Magdidimanda daw! Alam niyo po ba ang pinalabas ni ano-ano? Alam mo sabi dito, Bugoy sanguna. Sir, ipapalibing na daw ang Kalansay. Paano na lang yan? Korte po bahala dyan. Pinaghandaan namin yan. Kasi alam po nila yan. Kapag lumabas ang carbon dating, maniwala ka. Maraming iiyak. Maraming magsakripisyo. Habang maaga pa, mag-resign na kayo. Na, sa tingin ko lang ha, advice ko sa inyo yan. Mag-resign kayo. Dahil kapag lumabas ang carbon dating, ay tandaan ninyo yan. Hindi ninyo madadaya ang carbon dating. Kung kaya ninyong dayain ang DNA, ay carbon dating kami. Ba't hindi nyo naisip yan noon? Diba? Dahil may sabuatan. Diba? Ngayon kapag carbon dating, papalitan nila halimbawa, yung bungo, yung araw ng pagkakawala. Pag pinalitan nila yon, patay kang bata ka, ipapa-DNA naman namin, di hindi rin tugma. Pasok ka pa rin sa patibong. Eto, yung adik pang matapang, magsampa ng kaso sa iyo, Sir Tommy Abili. Pa-shout out po, Brian Montañez from Pangasinan. Malakas ang loob. Nasaan yung kanyang ilabas nga natin yung kanyang result daw? Yung result ni di ba? Nandoon yung result ni ayan oh, sabi dito, Department of Health. Larusa, Louis Carlos. Ah, Carlos ka pala. Kaloy. Oy. Ito. Oh, mitapitamin. Oh, negative. Galing. Oh, tetrahydrocannabinol. Negative. Binwas. Sa makatuwid, negative. Binwas. Sabagay, sabi ko nga sa inyo, mapapaniwala pa kaya ninyo ang tao? Eh, yung buhay nga na, yung Kalansay na nga galing Nara, Palawan, naging si Jubilin,
Tapos yan pa kaya drug test? Ginoo kong mahabagin. Ano nangyari sa mundo? Ayaw ko na sa Earth. Pagkita natin, ilan yung ano, ilang views yun? Sabi ni ano, kasi sabi niya, napakahina na nahimpilan yan. Oh, di ba? Ay alam ko namang ano, sige nga mahina. 2747 lang naman. Anong advice ng ating mga kaibigang doktor? Ha, advice nila. Anong sabi nila dito sa result ni Louie La Russa? May result po eh. Ngayon mag itong mga kaibigan nating mga doktor, nag-anuhan kagad. Sabi niya, ito ang gawin mo. Sabi niya, para maniwala ang taong bayan, sabi niya, ito ang gagawin ninyo diyan kay Louie La Russa. Sabi niya, Sir Tom, sabihin mo kay Elgin Damasco at kay Louie La Russa na ang gamitin nila ay hair follic. Ano ba? Follicle ba ito o follic? Ano ba termino nito? Hair follic test. Walang kawala po yan. Kahit maglinis pa siya. Kahit maglinis pa siya ng katawan, uminom ng buko, uminom ng buko, magkakaihi yan. Gapas para basta, sabi niya, pag gumamit sa loob ng isang taon, makukuha pa rin na siya ay gumagamit sa loob ng isang taon. O sige, Louie, hair follic test daw ang gawin mo. Sabi ng mga expert doktor. Sige, gawin mo. Tapos ang sabi pa niya dito, maganda pa yung pagkano niya rito eh. Ang sabi niya, sabi nila, ididimanda kasi napahiya siya. Ay, ganun ba? Kasi napapahiya. Ngayon pala, sana pala si Duterte talaga ang ano no? Kasi talagang masabi natin, yung nakakita ng maghihit-hit pinapatay ba? Ano? Hindi ano? Ang sabi nga niya dito, Sir Tommy, tandaan mo, ito naman, mga expert na abogado ito. Yung isang abogado dyan na sa Maynila, hahawak rin kay Hubert yan. Dalawa o abogado ni Hubert eh. Siya ang aasikaso doon sa aming mga ipapasuri. Dito naman si Attorney Rigidor Tulali. Ang sa amin po, ilabas namin ang katotohanan na hindi ito si Hubert ang pumatay kay Jubilin. Sa away nila ni si Hubert, sa away nila ni Hubert, wala na kami doon. Away nila yun eh. Yung aming patutunayan na hindi siya ang pumatay kay Jubilin. Paano patayin ang buhay? Diba? Kaya, nanggagalaiti sila. Alam nilang mangyayari eh. Ngayon, balikan natin si Louie. Ang sabi naman dito ng mga expert na abogado, Sir Tommy, tandaan mo, sabi niya, magsampa ng demanda. Ito lang ang masasabi ko. Huwag kang mag-alala. Kakasuhan ka ng libel, ipi-play yan doon sa korte. O, di ba? Masikmura kaya ng judge na panuorin yung dalawang video na yan. Baka mamaya sabihin ng judge, nasaan yung pulis? Ulihin na yan! Wala na eh. Bakit hulihin? Sabi nga dito, walang kwentang sampa niyang libel. Dahil inamin nila na matagal na raw. Ibig sabihin, gumagamit talaga pala ng druga ang ingot na yan. Alo eh, binigyan lang kita ng idea. Magpapagawa tayo ng malaking screen doon pag play. Higop pa more! Sabi, may himala na naman, pati mga internet, kaya nila pigilan. O paano na hair test? Ay, wala naman buhok yun. O tama, naman. Ay, mayroon! Kiss-kissin natin konti, may makuha doon!
Mayroon pa. Oh, kung walang makuha doon, kikilay niya ang kunin natin. Diablo ka mo. Oh, sabi dito, may buhok pa sa baba. Binwas! Binwas! Wag yun ba? Masama yun. Oh, kaya, mga kabigwas, yan ang nangyayari ngayon. Ha? Kaya tuloy, mga kabigwas, ha? Ay yung mga tao, galit na galit sa kanilang himpilan. Saan ka makakita sasabihin patay yung si Jubilant? Kita nyo yan? Ipi-play ko eh kasi hindi ko naibigay sa ano eh, sa technician eh. Sabi ng NBI, hindi na nagawan pa na kunan ng dental dahil wala ng ipin. Mayroon o? Buo pa? Tapos sasabihin walang dental? Ano yan? Ginawa nyo? Nilubo? Pinasuntok ninyo kay Pacquiao, ubos ng ipin. Grabe naman nangyari na ito. Oh, tapos sasabihin ninyo na walang ngipin, eh kumpleto sa ngipin. Kaya kami, hindi kami naniniwala. Kita nyo taong bayan, hindi naniniwala. Eh lalo na yan sa result bolo eh. Hindi rin maniniwala. Eh si yung kalansay na nga galing Nara, nagiging si Jubilin, eh iyan pa kaya? Binwas! Binwas! Kaya tigil-tigilan na ninyo. Magpakatotoo na kayo, Elgin Damasco. Magpakatotoo ka na. Dumating ka rito sa Palawan. Lalo nagkagulo ang Palawan sa kagagawan mo. Binwas! Binwas! Kaya na hinahamon ko kayo eh. Sabihin niyo, ikaw ang nagpapagulo. Gusto matahimik ang Palawan, sabay-sabay tayong umalis. Si Gobernur Alvarez, ikaw, ako, alis tayo. Para tahimik yung Palawan. Oh. Wala naman ako nakita kasawa dito sa Palawan, kaya willing ako umalis. Binwas! Pero yung mga nakadalawa asawa dito, wah, hindi aalis. Binwas! Kaya nga, sasabi ko sa inyo eh, kung gusto nyong tumahimik, mabigyan ng kalayaan ng Palawan, kung kailangan ako aalis, alis! Alis tayo! Sabi kasi iba, madayuhan kasi yan sila, yan ang nagbibigay ng gulo. Sa totoo lang, hindi ako taga Palawan, pero ang concern ko nasa mamamayan ng Palawan. Bilang nasyonal na mamamahayag, kahit saan ako magbo-broadcast, kakampi ko masa, mamamayan. Mamamayan, tandaan mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na wala akong kinikilingan. Kung totoo lang, masarap magbalita ng totoo. Yung walang kasinungalingan. Yung mga sinasabi ninyo, ako sa totoo, kaya nga hindi lumaki-laki yung aking himpilan dahil hindi ako dumidikit sa mga politiko. Hindi katulad ninyo, ilan ba nag-imbisi yan sa inyo? O diba, pumunta pa kayo ng Davao para kumuha lang ng franchise doon? Oh, sino ba si Rod Cisuelo na, di ba, nagbigay sa'yo? Nandito pa sa kapitbahay ko pa, kasama nyo doon. Ilang politiko ang nagambag-ambag para magawa yung inyong himpilan? Ako, wala. Sarili ko. Nagtanim pa ako kamuti nung mabinta ko na lata-lata sa kawan nagtayo ng tawel. Oh. Oh, Mio, dyan sa Biwok. Si Mio, Bauya. Mio, itudo mo na, gusto ha? Itudo! Jablo ka mo, girit-girit. Itudo, Mio! Para marinig dyan sa bandera! Ha? Ah, itudo ninyo na gusto! Oh. At pag-greet daw kay Boy Tabi. No, nanonood siya at nakikinig ngayon. Mabuhay ka, Boy Tabi. Oh, yan, ha? Ito, saan naman ito? Anong ginagawa ng mga pulis dyan? Bakit hindi pa nila damputin si La Rosa? Adik pala. Yan nga ang malaking katanungan. Binwas! Kaya bukas, interview tayo Pedia Nasyonal. Ha? Sasabihin ko,
Sasabi ko kasano, pag oras na dinimanda niya ako, pag lumabas ang warrant, hindi ako magpapiansa ba? Magpakulong talaga ako ba? Para ipakita ko talaga ba sa madlang people na ang magsusumbong ng naghihit-hit, humihigop ng magic sarap ay makukulong. Oh. Hahawak pa ako doon sa rihas. Hindi na ako magsusumbong kahit makita ko humihigop. Oh, di ba? Gaganunin ko! Sabi ni Sherry or Lee, ano ba kasi ginagawa ni Eljin Damasco na yan diyan sa Palawan, salut yan, gago na, na nagmura na, oh di ba? Sabi naman ni Johnny August, kaya pala konfidensya, wala pala siyang buhok. Hindi, makukunan din yan. Huwag kayong mag-alala. Ito si ano, si Bay De Leon. Iba pala talaga. Oh, nasaan na yun? Oh, nawala. Pasensya kayo ha. Nawala. Dito sa mga texts, pasensya kayo ha. Hindi ko nabasa kagad. Sabi pa nila, Sir Tom, sa korte na lang daw kayo magkita. Sige, sanay naman ako sa korte. Oy, huwag kang mag-alala, Louie. Tatlo kayong kinasuhan ko rin. Ha? Doon tayo sa malayo. Doon tayo. Eljin, ikaw, at si Galis. Magkikita talaga tayo lagi. Magkasabi ko kasi, hindi magtagal, magkakapalit mukha natin eh. Pero hindi ako papayag, endangered tong mukha ko.